Saging, kamote at isda. Minsan pa nga ay tuyo ang inuulam namin noon. Partner sa aming kamote at saging. Ito ang napakasimple naming pagkain dito sa Bukid. Simple pero libre at napaka-healthy. We are so blessed nga and thankful dahil meron kaming lupa na pwede namin pagtaniman ng mga ganitong pagkain. Hapon na nga lang kami ay manguha ng kamote dito. Kasama ko naman si nanay. Sinadya ko talaga na wala ng araw manguha ng kamote dahil sobrang init na dito sa Bukid kapag may araw. Dahil yung mga puno dito ay nasira nung bagyo. At talaga naman nakaka-addict talaga manguha ng kamote. Alam niyo yun, sa pagpikit ko, nako, puro kamote ang nakikita ko. Nakaka-addict sobra, ang sarap manguha. Pero dahil madilim na, nako, kailangan ko nang mag-stop manguha ng kamote at iniwan ko na lang ito dito sa aming kubo tapos bukas ko na siya aasikasuhin. Pagka umagahan naman, bago ko gawin ang lahat, ang gusto ko munang mangyari ay mag-uusok-usok muna tong aming lutuan ang kusina. Tapos andito naman si tatay na napaka-supportive kasi naubusan na ako ng panggatong sugnod ni sa amua. Pagkatapos naman, ay lilinisan ko naman itong kamote dito sa aming tabing sapa. Ayan, napaka-blessed talaga dahil meron kami dito ang fresh water na malapit. Napakadami ko nga childhood memories dito sa sapa na to. Dati nga ay dito kami palagi naglalaban ni nanay every Saturday. Ayan, pag wala ng klase. Tapos ngayon, hindi na masyado dahil meron na kaming gripo. Ayan, pumili nga lang ako dito ng mga maliliit na kamote kasi yung mga malalaki ay binibenta ni nanay kasi si nanay ang nag-aalaga ng aming kamotehan. Siya ang nagabunot ng damo kasi yun ang kanyang way of exercise lalo kapag hindi maaraw. At ayan, nilagyan ko din siya ng saging para isahang luto na. Minsan, kapag hilaw pang yun saging, pwede nyo ilagay sa pinakailalim kasi medyo matagal yun maluto. Pero dahil medyo hinog na itong saging namin, nilagay ko na siya sa pinakataas at nasa ilalim yung kamote. At lulutuin ko lang yan for 20 minutes at habang naghihintay nga na maluto ay nagpre-prepare muna ako dito ng aking mga sangkap, aking mga gagamitin. So nanguha muna ako dito ng talbos ng kamote at luya. Mahal ang luya sa palengke kaya magtanim na lang din kayo dyan ng luya. Libre pa. Itong luya na tinanim ko ay galing lang din ito sa palengke na binili ko. Tapos ang sobra yun ang aking tinanim. Gumamit ako dito ng sibuyas, bawang o ahos in Bisaya, kamatis at luya. At dahil nga naubusan kami ng pamintang durog, so itong pamintang buo na lang ang dinikdik ko para panghalo sa aming inihaw na bangus. Ayan, hindi pa nga ako tapos sa akin niluluto ay may bisita na agad ako. Andito na si Kabang at napaaway yan sa kakapamasyal niya. Mauna Kabang. At andito naman si Rabibit na ang lakas kumain ng saging. Chinek ko na rin itong saging at kamote. Ayan, kunti na lang ang tubig kaya hauno na rin ako kay basig masunog pa ni. Next ko naman niluto dito ay talbos ng kamote. Hindi ko na nilagyan ng tubig dahil yung katas niya mismo ang magpapaluto na sa kanya. Natutunan ko nga lang din ito sa aming kapitbahay kasi nakita niya akong maglalaga ng talbos ng kamote. Nalalagyan ko ng tubig. Sabi niya, wag ko na daw lagyan ng tubig dahil yung mismong katas na niya ang magpapaluto at iwas lata nga rin ito. Kaya subukan niyo na rin yung ganitong way dahil mas healthy at intact pa rin yung kanyang katas. Pagkatapos ko nga magpabaga ng bagol para sa uling ay inilagay ko na rin itong bangos. Ayan, lulutuin lang yan 30 minutes, 15 minutes sa ganyan. Tapos sa kabila naman 15 minutes and then another 15 minutes naman dyan sa part na yan. At another 15 minutes naman pati sa kanyan China part. At ayan, si nanay nga ang nag-request ng inihaw na bangus dahil favorite niya ang bangus. Ako naman, ang favorite part ko sa bangus ay ang chan na yun lang. Na-share ko lang. Yun lang na part kasi hindi mabuto. Ayan, ready na ang simpleng tanghalian. Mga onta ni Juntanan, kain po tayong lahat. Ami, ayaw na. Ami, ayaw. Lami! Yes, lami jud kaayo. Labi na ning saging, tusluan o ginamos. Unsa ba ning ginamos sa Tagalog, babe? Ayan, bagoong naisda na may sili at kalamansi. Ito talaga yung palagi naming kinakain dito sa Bukid noon, lalo na kapag wala kaming bigas. Minsan naman nung kabataan ko kapag kami ay nagtitipid ng bigas, kumukuha lang sila nanay at tatay ng kamote, saging, karlang, istaring, mga ganyan. Gabi pa nga minsan. Minsan naman ay hinahalo ang bigas sa mga lagut mo diri sa Bukid. Ayan, marami pong salamat sa lahat ng nanonood. This is Miss Angel World. Amping mo kanunay, ingat po kayo palagi.